Hey guys, ito yung second leg ng ating ride A1. Sa magtutour tayo sa northern part ng Thailand. Pet ride tayo ngayong araw. Ulan lang ng ulan. Yun, that's my OBR right there. Stopover tayo and then takbo tayo ng 213 kilometers. So that is around 3 hours. Maayos na sana ang aming biyahe pero napansin ko na sobrang luwag ng kadena ng aking motor. Kaya hindi na ako nag-aksaya ng oras at tinanggal ko ang kaliwang side case. At saka naghanap naman ako ng mga tools upang gamitin sa pagpaluwag ng bolt ng aking gulong. Hindi naman mahirap ang magpaluwag ng bolt. Kailangan lamang ng isang pangmalakasang pagpihit upang ito ay gumalaw. At syempre ang tamang gamit. Pagkatapos luwagan ang malaking bolt ay naghanap ako ng mga maliliit na open end wrenches. At ito naman ay gagamitin ko upang luwagan ang mga maliliit na bolt na siyang nagpapahigpit at nagpapaluwag ng kadena. Pagkatapos higpitan ang kaliwang bahagi ng gulong, ay saka namang higpitan ang kanang bahagi nito. Kailangan pantay ang paghigpit upang maging pantay rin ang takbo ng ating gulong. Pagkatapos higpitan ang kadena, ay higpitan din natin ang bolt na kumakabit sa ating gulong. Tansyahan lang tayo dito dahil wala tayong akmang gamit para dito. Natapos na rin natin higpitan ang kadena, pero ang problema, parang hindi na safe na itakbo pa ang motor. Kaya naisipan natin na dalhin ito sa pinakamalapit na shop at bilhan ng bagong kadena. Dito tayo sa Superbike with Sanulok. Palitan natin yung sprocket at yung chain. Gamit ang grinder ay tinanggal nila ang lock ng ating lumang kadena. Gamit ang martilyo ay kailangan niyang pupukin upang tanggalin ang mga karagdagang locks. Pagkatapos tanggalin ay saka naman niya nilagay ang bagong kadena at lagyan ng mga mahihigpit na locks upang siguraduhin na matibay ang ating bagong kadena. O ayan, may bagong kadena tayo kaya ready na tayo upang ipagpatuloy ang ating trip sa araw na ito. Siya nga pala kadela lamang binili ko dahil wala silang supply na sprocket. Kaya tara na at ipagpatuloy ang trip sa araw na ito. Ah, finally guys, nakarating tayo dito sa Punakam Resort dito sa Loy. Siguro mga nasa 8 hours or 9 hours din yung na-spend natin sa road, ano. Kung hindi lang sana tayo nabirya kanina sa shop, no, maaga tayo nakarating. But the road is grabe yung twisties, no, napakasarap ng battery yung ating GoPro, no. But this place is so beautiful. Tingnan niyo guys.